Ang ginyang tanan sa pagtindog, Luke chapter 15. Open your Bible to the book of Luke chapter 15. Verse 11 down to verse 24. No? It is a familiar passage about the prodigal son. Luke chapter 15. Beginning verse 11, then verse 24. Okay? Say amen, kung wala. Okay, follow with me with your eyes. The Bible says in the book of Luke chapter 15, verse 11, and he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, 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 give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land. And he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of the country. And he sent him into his field to feed swine. And he would fain have filled his belly with a husk that the swine did eat, and no man can give unto him. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Verse 22, but the father said to his servants, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Take time to realize. Let's take time to realize. Let's pray. Precious Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, thank you. Salamat sa mga ayos. Salamat sa kapunon. Imong ihatag ka naman, Lord God. I pray nga ikaw mga bless. Ikaw mga panalangin ka naman ka kapuna. O ba niyang minsay? In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you. Visit it. Okay? Now, it was a familiar mga John about the prodigal son. I think how many times nakadungog na mo? The story about the prodigal son. Ha? But this afternoon, mga Ikson, na ato makita din, how prodigal son wasted his living. Ha? We need to take time to realize. Sometimes, mga Ikson, we make a decision. We make a rash decision. We never think what is happening ahead. Diba? Because, labi na sa mga kabataon na nato ganon, ganahan kita fast and furious. Na? We are always rushing on our decision. We never think what is happening ahead. As long, para nato is, na, murag, ano kay ka ba? Why? Because ang atong mindset ng God is nakadepende what is our emotion karon. Di ba? In every decision na itong ginahimo, nakadepende on sa mood of our emotion. Anang adlaw. Di ba? But dunay panultihon nga nagingon, don't make any decision based on your emotion. Right. Huh? I don't know what is happening of this young man nga sakalit lang sa usa ka adlaw niya na niabot sa iyahang hunauna sa iyahang panumduman nga pangayoon niya ang iyahang party sa kaptangan sa iyang papa ug mulangyaw siya sa layo nga dapit palayo sa presensya sa iyang papa. Ha? Bibi nakita siguro ani nga batanong nga grabe ka kwartahan, grabe ka adunahan ang iyang papa. Ha?
And most of us young men, young leaders, kalabanan sa atong irason nga gusto ta mulayo, it's we wanted independence. Diba? And even gani naarata sa atong balay, we are under the custody of our parents, we are under the roof of the house of our parents. So, sabi ngayon, bagay ito, madako na po. Padako na po. Kibalo na po kung siya akong gihimo. Tinawa, di ba? Diba? Yes. Kaya na lang ko. Palawang tabi daw. Kung magka-problema, asa ka dagat. Tinawa, di ba? Simple lang. Before you make any decision, just think it positively and negatively. And think it many, many times. And you need to be ready to face the consequences resulting of what we have done. No? Nga naman, the reality is this. We are rushing on our decision. We are making our decision. And then we're pursuing our decision. But we never face the consequences. We are afraid to face the consequences. Kung ang may tabo, ingon ani, we blame somebody. No? Para dili lang arini mo ang tibok mo. But first and foremost, it was wrong. Anyway. Di ba? Ang ato mga ang hilig na to is to blaming someone. No? Nga naman, we cannot accept that our decision is wrong. You know, di ba? No? Nganong hilig man ta mo blame? Because dili ta makadawat nga sayop di ta. Na? We try to blame someone. Nga naman, we cannot accept. Nga naman, kay abi man nato insakto ta. Abi man nato og naata sa punto. Abi man nato og we pursuing this because this is make me happy. This is make me enjoy in while I'm still living in this world. Ha? Pero ang tinuod niya person, mga ito, anong tinuod niya tao? A strong woman and a strong man is willing to face the consequences of their action. Not blaming anybody. Ha? Look at this young man. Look at this young man. Kaya mo tanaw, sa iya palang action nga gihimo, pag-as sa iyang portion sa kaptangan sa iyang papa, makita din mo ang childless action. Di ba? Buhi pa yung mong parents, pangayuan na nipay mong part. Oo. Oh. Kaya masagot ang sarili, sa ako nang gingon, once our parents mawala, mag-ilog kung sa'yo habi nito. Huh? Ilugan? Yuta, Ilugan. In fact, natay, we're still continuing praying. I'm asking our prayers. No? Atong kasimpa sa ako, ano rin, gulang na pamay. No? Because naas sila'y yuta sa Mindanao, kabilin silang ginikanan, nahugo, nagkasuhay sila magsulong because of that. Pero masugot ang sarili. Inip tayo na. Yuta, kwarta, mga negosyo. Basta mawala akong hinikanan, mag-away. Maglayos, magpatay. Pero binlang yan yung utang, huwag yung mag-away. Pagtuntuan ng sinubayan, i-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 
But this young man, ha, ang iyang action pa lang dahil magmamakita na lang yung binata ba? No? Dili ba ni action sa kahantong na tao? Dili ay! Ha? Dili! Tempat ang naghango sa ilaha, ang iyahang magulang. Kung sa may iyahang nganong kinahanglan man siya independence, nganong kinahanglan man siya mulayo, na first of all, ang nagsakripisyo, ang iyahamang kuya. No? Pero makita ang story kong hotiwaso ni mong story mga Ibsod, makita din po how his brother labored para sa ilahang company, para sa ilahang negosyo, para sa ilahang property. No? Kung sa may daan yan, nangiha kauntulog lahat naman. And then din siya, wa siya ni kontento, you want independence. He acted like a child. And then, makita ko din mo ang usa kamahan. Ato rin makita din mo ang wisdom sa amahan. Grabe. Inood, wala siya nakidiskusyon sa iyang anak. Wala na siya namakana sa iyang anak. Yes, gihatag niya ang iyang gusto sa anak. But behind of that, ang amahan, you know, na mubalik ka. Muulit ka. And if you come back, I will show you, no, that I am still the father you loved before. Huh? Take time to realize. Tulog ang buda natong isbutan ko. First of all, he take time to realize he wasted much. He take time to realize he wasted much. Tanawin mo ba yun? Luke chapter 15. Verse 13, beginning verse 13. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. And there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land. And he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country. And he sent him into his field to feed his wife. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat. And no man gave unto him. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. No? Tarawa, notice the word, or when it came to himself. No? He take time to realize, he wasted much. Taas pa kayo ang panahon kung saan pa niya na-realize mga Ikson na grabe na niya ay ang iyang pag-waste. Grabe na di ay ang iyang pag-usik-usik. Grabe na di ay ang iyang pag-waldas. Mga Ikson. Ha? Yan naman, doon ay panultihon nga nagaling mo. Walay pagbasol nga magulan. Wa koy pagbasol nga nasto nga tunga. Pero may tibid awahi. Ano ka mo? No? Pero, doon na rin mga advance warning, awareness. Doon na ba? Noo. Pero, grabe man takahat kita mga bata noon. No? Bata pa ko eh, wapa mo kay 40. Grabe man ta. Muna ginay, sa kanta pang gugmang gaso-aso. No? Ang gugma ko kanimo, murag tambut suga aso-aso. He take time to realize he wasted much. He wasted his time much. Huh?
at the young age, dapat musunod ka sa proseso. O sa proseso? Ha? Atong hulaton ang time na pwede na ta magsulo. Naabang na yung proseso, good? Dili ba na ingon nga? Sige, tawag niyo nga. Ha? There is no shortcut ba? Di ba? There is no shortcut in everything. There is no shortcut. Nakaproseso na. Huh? 15 anos pa lang ka, 16 anos pa lang ka, gusto na kang mugiya sa imuhang parents? How come? Sige daw. What is your valid reason? Siguro makaingon, siguro ka, maybe it is a good reason, but not the real reason. Proseso na. Nga naman, kahit kung ikaw sa kabataan mo, decision ka, ginunana, you are wasted your time! No? Usa ka batan-on mo biyak sa parents, mo biyak sa poder sa iyang ginikanan. Why? Dili siya gusto magpabadlong. Dili siya gusto mabutanon sa buhaton. They wasted his time. They wasted their time much. In this world, everything in this world is a waste. Yeah? Oh. Unsa ni buhaton sa 15 anos o 16 anos? Stay with your family. Spend time with your family. Huh? Learn! Unsa ni mga angay buhaton diya sa pamilya? Naapa ka sa stage of learning? Wala, naglakin mo po yun. Di ka mamulungkang. Naglain mo po yun, di ka mau manlaba. Di ka mau muluto. Aso-aso o pula, maglahi o puyo. O sa isaligan? Huh? Fast food? O sa isaligan? Preserved food? O sa isaligan? Laundry shop? What a moment I tell you. You are wasted. You are wasted your time. No? So, tiyata mo sa dili. Sa ako alang personally, nakat-on ko glaba, Bible school na, eh. Pastor Pilay, itali mo na-school ko Bible school, 23. Oh, 22. Oh, dito ba ko nakat-on ko glaba? 22. Nga naman, ang tiglaman ako, ikaw ba kunoy, lakay o sa kamama, lakay tulog ang mga maguwang babae. Oh. Unya, once nga ka na ako mga tulog ang maguwang babae, o muna sila maglaba, sobra man ang sabon. Kuhaon na ako mga gamit dito, ako mga silina, oh. Pasubraan yun na ako ang sabon, kay muna mag-ilog na sila, kay para pang panapon sa lintaw nila. Kaya pilaro man ang ako ang mga bulingon. Oh. Pero pag-abot ako Bible school, laba eh. Hindi ka muna bago siya mga salingan dito. Wala. Oh. Kung gusto ka mag-independent, kung gusto kang maglain, then, katuna ang mga bulwaton sa panimalay. First. Para unsa man pastor? Para way gasto. Ha? Huh? Ano man, dinta ka kinahanglan mo bayad og laundry kung kamao ka mulaba. Tuwas na lang kung wala jud kay oras. Di ba? Dinta ka kinahanglan mo gasto pa deliver food.
tama mo yung mga preserved foods. Oh, sige. No? Instant. Instant noodles. Instant coffee. No? Canned goods. Oh. Ano? Pero lahi na dyan kung lutong bahay. Ha? Kini nga ba tanong mga exam? Grabe. They wasted his time much. Always remember mga exam. Time is gold. Time is precious. Tambang na ko di mo ba tanong? Pahimot siya ang imong pagkabatanon. Ayaw pagdali. Pahimot siya ang imong pagkabatanon. Just follow the process. Wait for the right time. Na? Ako lang ako nagmahay sa akong pagkabatanon. Na? When I get married, mga ito, din ako ganahan mulingi sa akong pagkabatanon because I enjoy it. And I'm satisfied it. And I'm graduated. Ganda. Na? Munang malibayon ko, huyog sa akong asawa, bisagasa, nga naa siya. Nga naman, human naman, natagbo naman ko sa pagtinusara. No? Gipahimot siya man ako, akong pagtinusara. The reason why, daghan ang naman nag-asawa karon, mag-away, nga naman, kay gusto pa yung taon nga mag wala pa rin na realize na minyo na sila. Gabi na di ay pwede. Ha? Huh? Munang paimot siya. Ha? Huh? This young man, he wasted his time much. He wasted his talent much. Ha? Isip ba tanong na nang nabayak mo yung mga talento? Magamit mo sa simbahan? Magamit mo sa inyong pamilya? Naamon mga talento? At alin, dili lamang ang pagkanta mo ay pwede niyo ipagamit para mahimaya ang Ginoo. Dili na. Na? Just learn. Discover your talent is. What is your talent? Maybe. Na? We are counting it as a gift from God. Actually, different ang talent o ang gift. Na? Ang talent is ma-develop na nimo. Ang talent is skill. Pwede nimo katunon. Na? Ako yabag magugtingo. Pero kung disidido dyo ko nga magkat-on, mapwede. Matarom niya kung tingin. Pahilot rin ako. Nalisa rin ako. Ano? Mapwede. Tinuda. Nga naman skill pa na. O mo na siya ang talent, ang gift, mga ison kuyog na ni mo. Pagkatao ni mo na na. Ang pagkanta, talenta, skills, pwede na nimo katunon. Playing instruments, talenta. Pwede na nimo katunon. Pastor, bisag tiguang na. Pero wala gahe, naging tudlo. Huh? Pero nga nung ipagamit ni mo yung talento sa Ginoo sa panahon naman, umaraga piki na yung ginagawa. Nga nung sa pangano man din ay sa kanya itong batanoon pa ko, ayaw usiki. Ayaw pagpinarihas ni Prodigal Son, ayaw pagpinarihas ni nga batanoon. Na instead na makatabang siya sa iyang pamilya, instead na siya mo'y kaabag sa iyahang parents, sa iyahang brothers, para sa ilahang negosyo, kung sa iyang mo. He wasted. He wasted. Huh? Until he realized
He wasted much. Di ulit siya. Huh? Then pag ulit niya, gipartihan siya siyang papa. Then, ang siya reaction sa iyang brother. Natural, bisang kinsa man siguro, di ba? Ikaw, grabe na nimo imong hango para sa imong pamilya, gisakripisyo na nimo tanan. Ah, kung imo tanaw ng story sa brother, ningon ang igsoon, ningon ang kuya. Ako gani mismo nga naghago para diri para nimo para sa atong negosyo, para sa atong panginabuhian. Wala gay ko nimo gitagaan bisag kanding na lang para maglingaw-lingaw kuyog sa akong barkada. Pero kini akong igsoon nga nag-usik-usik. No, pag uli gipartihan. Kung i-compare mo bisag kinsa siguro nga igsoon, pagpatunog kay ubos ano oy. Di ba? Kung dili na mahitabo nga magbaton kayo bus ang atong igsoon nato, ang atong pamilya nato, if we are not wasted our talent enough. Huh? You are far from your family for what? Maybe there is a reason. But if that reason of yours is you want independence, that's wrong. Huh? He take time to realize he wasted much. Seryoso mo ngayon. He wasted his time, he wasted his talent, he wasted his treasure. No? Kung sa'yo, expect nimo sa usa ka bata noon na naikwarta. Do you think magdikusyo? Sige daw. Layo ka sa imong pamilya? Ha? Layo ka sa imong ginikanan? At aghanan akong kwarta, oy! Inigusyo rin ako! Do you think, inana? I'm sorry, I don't believe you. Niagi po ko pagkabataan ako. Niagi po ko na nagunit ko ng kwarta. Ha? Diyan ako. Ano sa pagkakaroon sa karoon niya panahon? Ha? Eh, balo mo, sa among panahon ganyan, ang computer nga mong may bawal, ito pang hulubulog piso, computer. Ano? Super Mario. Ito. Pac-Man, ah, Pac-Man? Pac-Man, no? Pac-Man, itong mga bomber, no? Ito ba na? Hindi ako namang ganyan away-away, itong mga, itong Street Fighter. Kusutian tamu motor mau sedini di ibu kebalawan. Ibu kebalawan. Nakadua aku gino nana. Tato dia na pastor nako. Nakapalit ko og portable DVD. Kapan tayo masuk portable DVD? Nama na CD ngagang may nga pakapin nga mga video games. Oh, nakadua aku gino nana. Kato pa pastor nako. Nawala. Unang digit mo makabasol na kung old school jugo. No? Old school jugo. Wala na rin yung panahon. Naana sa mong panahon. Oh. Pero di ba yung kumuhulog ko, sikan ako sa piso. Dako na kayo ng piso sa muhang panahon. Usikan mong ko. Tagbaw, paghilak-hilak para matagaan kang piso baon, unayin mo lang kasi usikan. Kasi mo likid pa sa yuta para lang tagahang nagbaong piso? No? Pero kini ato mga bata naman, wala naman yung experience yung hilak para lang matagahang po. Nakarili naman daan. Sino nile? Kung kami mo hilak pa taon min. Para lang ipatagahang piso baon. Kasi mo agi pa ko sa payag sa akong lula. Mangayo. Kasi balibaran pa ka. Balibad pero gatang-tang din sa bram. Nanay dito gihigot ang panyo. Yes! But look at this. Sa ito mga kabatanunan nyo. No?
if tagaan kang privilege na magkagunit ka ayun sa amount of money, isip mo sa kabataan na magsayang kung bakit. Ha? Pag ganit kayo kuwarta, pwede naman ginayang mabila nga nag-order sa online. Sorry. Ha? Mag-uyawa, kuya-kuyawa naman ganit kayo matigong nag-shipping. Abi ni mo gidi-giver na. Tinawad nila eh. Yes, old school ko, but I'm not born yesterday. Ha? I am not born yesterday. I know what is happening in the world today. Huh? He take time to realize he wasted much. He wasted his time. He wasted his talent. He wasted his treasure. He take time to realize his worldly mood. Huh? He take time to realize his worldly mood. Kanawan mo ba yung nais doon? And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that follow to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered them together and took his journey into a far country and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land and he began to be in want. Huh? He took time to realize his worldly mood. Huh? Takdalayto kay pagkaayo niya na realize na ang iyahang ginahimo niya ay kalimutanon. Kanaman, kanaman pastor, kanon na kalimutanon man, kanaman, first of all, na isuwang he is selfish. Wala siya'y lahat yung nahuna, kundi niya ang iya lang daw galingon. Kung nagunahuna, pag hindi niya batanon sa iyahang family, kung nagunahuna, pag hindi batanon sa iyahang pamba, kung nagunahuna, pag hindi batanon, para sa tatibukan sa ilang pamilya, he never led his family. Dili siya mo biyag. Dili siya mo langyaw. No? Kimang yun na ho na ating abatanong iyan ang kaugalingon. Ang yuna-una aning nabatanon kalibutanon. What is the system of this world, mga egzawan, mga ginaingon, mga batanon? You need to be careful. Kung nadala man gani ang mga edad-edaran, mga batanon, baka ay dili. Ha? Sure. Wala. He take time to realize his worldly mood. His enjoyment is in the world. Ang iyang kalibay. Na? His enjoyment. Kaman ini. Kung mas malipayon ka, kuyok sa iyong barkada kaysa imuhang pamilya, there is something wrong with it. Kung mas malipayon ka sa gawas kaysa mga kauban mo sa simbahan, there is wrong with it. Huh? You must analyze kung sa good ang makalipay nimo. Kung good ang makalipay nimo, dili imong pamilya o dili ang simbahan, then you are a selfish young person. Ano man, you only think about what makes you happy, what makes you enjoy. Ano man, hindi ka magulit pa yun, kuyo, kapilusod ka sa iyong pamilya. Ano man, di po lang ang tanawa ng iyong manggol. Di po lang ang tanawa ng iyong ate, iyong kuya. Di po lang ang tanaw sa naon sa iyong mama at iyong papa. Sa bagay, ay hindi ba naman katuloy ka ng kuyo mo? Bukol po doon eh. Kino, hindi rin.
his enjoyment is in the world. His entertainment is worldly. Entertainment. Dalawa. Dilita ko pinangalan mo elaborate. When we talk entertainment, katawa na lang na yung social media nila. Oh, sige. O, kinakalaan ba na ako i-elaborate? Ha? Sa Tagalog pa, bakit, kailangan ko ba bang magsalita? O, sakto ka. Mauna nga si muna muna ako. Yan gusto ka, i-voice out na ako? Ano ba na si muna muna? Nano? Nawa? But let me know this. Yes. Even me. Huh? Everything is usable. Even me. Nowadays, king sama ang dili ma-entertain sa social media. Si mama, taga-ayin ang cellphone. Patanawa na. Oh, makain mo lang tangas. Ano ba siya cellphone? Tinawa nila. Pati sila ka email ka nila. Oh, tanaw. Oh, tanaw ni sila. Di ba na nariyak ka sa email? No excuses. Wala. When we talk about social media, wala excuse na rin. No? Kita tanan? No? Kita tanan? Actually? Look man, that's our worldly entertainment. And we can be like it or not. We want it back to it. Sa'yo po, Pastor? Yes. Sa'yo. Ikaw mo na. Huh? It is easy for us to be a doctor. Ang ino lang kumata, you need to be balanced. Ayaw, ihatag ka na. Nawala na ang mong pagbasa sa bayo niya. Nawala na ang mong pag-amiko. No? Ang imong unahuna about sa Ginoo na wala na nakapokus na kadiya sa entertainment. No. Ang galing kalabanan matulog ko. Nanan sa alas 3. Alas 2 sa launa. Kaya alam nyo siya, doon sa laon na damata ako. Okay, balo ko ninyo, pinsa ko'y nagmata. Ano mo na, nakarunay ang tamo. Mung beses di ako niyo, ayaw yung pag-retay ang dili halata ko nagmata ako. He take time to realize his worthy mode. His enjoyment is in the world. His entertainment is worldly. His environment is worldly. No? Verse 13, and not many days after the younger son gathered together and took his journey into a far country and they wasted the substance with a riotous living. Is into his environment ang iyahang palibot. Ano?
sometimes our environment will influence us. Did you remember that? Nahimo lang to na word use nila sa dihang ni Sir George siya sa Sodom and Gomorrah. Una, he pitched his tent toward Sodom. Dalawa, nidritso ba siya? Pagbiya nila ni Abraham, pagbulag nila ni Abraham, nidritso ba siya puyo sa Sodom and Gomorrah? Wala ko'y! Kaya malunga sila kung sa'yo nito mo sa Sodom and Gomorrah o sa'yo nga sa Sodom and Gomorrah? Wala! Unang action niya din mo, he pitched his tent toward Sodom. Nagpaantaw. Out of curiosity. Kunsa naman, kunsa man yun ang anak? Kunsa man yun ang anak? Ako tanong ka mo mga matanong. Kasi may nasa email. Ang grabe, madugno ka. O ano na? Ang game sa akong cellphone, Candy Crush. Walang nang Candy Crush. Ano na po na? Walang match of the tone. Gardenscape. Pero reklamo kaya po na akong sahod. Kaya nga kung oras ko nun, ano lang sa games. Muro na ako, no? Bisag unsa pa ang games na nasa mong cellphone, bisag unsa pa ang apps sa mong cellphone, if nakafocus ka nila. For example, mag-download kong app sa ML. Okay? Pero dili na akong gamiton. Wala gila po, di ba? Manaaman ka o mawala, dipindi gila po na ito. Dili na sa cellphone at dili na sa application na ang wala man ka na suko anak ng mga application. This is part of our ano man at is kalingawan na to, no? Well, hindi mo kaya okay ka ba, no? Ano nyo sarara ka? Masamot na lang mingaw. Ay, uyap, mingaw kayo, uy. Bidyo. Munang asa pa dulong email na lang. May pang-email. Kaya makasabi, makasinggit pa ka, yes! Environment, sometimes our environment. Muna mga ingusunan nalang. Be careful sa iyong environment. Ha? Sa trabahoan mo. Labi na sa mga company ganun. Simple lang. If you are committed to someone, don't entertain somebody. Amen. Ha? Uso na sa company. Uso na, di. Sabi na, ini lunch time, ando sa kantin. Share ng table, ha? Anak na magsugod. Ngayon, swildo, di ba? Swildo. Swildo. Beware. Committed na ka, una mo entertain lang yan ko. Kasi ay, lang mo dool niyo mo, magpa-advise ko. Ha? Magpa-advise ko. Kaya na ay problema. Ano ba
na magduro na ako, di ba nakaila? Kaya ba nagtrabahoan? Pero di nakaila. Piling plus na din mo. Ha? Tinawa nila eh. Pero din sa ilang budget ako ng trabaho, ano? Siguro yan ay ampingan. Ang buta, kasi pinaminti mo doon ni Ronnie magpa-advise. Nga ba mo i-cook diya doon? Ha? He take time to realize he wasted much. His worldly mood. Ikato lang last. Ano, lapas ako. He take time to realize his worth. Young men, young ladies, members of the church, doon na kay value. Iba mo word. Doon na kay kandidat. Remember this. Labi na Kristohanan. No? You have a value. You have a word. Young ladies, ayaw ipaubos ang iyong value. Young men, ayaw ipakawala ang iyong value. He take time to realize his worth as a children of God. Huh? His worth as a children of God. Hinamdami anak ka sa Ginoo. Before ka mabungat ug sa kabunan, just remember, you are a child of God. Og dili ikaw lang ang madaot ug mawawan. But your family, your God. Balik-balik ko na ako, mayroon yung importante. Sa batanon, dapat kay balo ka. Una sa tanan, kinahanglan, mauna-unaan mo ang mga pilido. Before ka mabuhat o sa kabunang, kay balo ka na didiin sakto hinumduhi ang mga pilido. Pastor, unsay connect. Dako kayo na ang connect. Kaysa imong apelyido, dili kay ikaw lang ang nadaog. Tibuok, pamilya nimo, mo parihas ka apelyido. Ang unang maapektuhan ng imong papa, kay iyahan ng apelyido. Nga, ang imong papa nag-amping na ikaw minadaog sa iyong apelyido. Did you get my point? Did you get it? Sige, di ba? Ang imong Ginoo. Hinagdami, anak ka sa Ginoo. Muna, before ka ubiya sa iyong panimala, ibutang sa iyong muna-una. I am my father's child. And I bring our family. You are ambassadors of your family and you are also an ambassador of Christ. You are representing your family. You are also representing Christ. If you make pag-usa ka butang na makadaot nimo, then the family you are representing and the price that you are representing, madawad siya. Huh? Madawad siya. Yan naman. Nag-represent ng kanila. Huh? Muna, isip anak sa Diyos. Muna, ha? Muna kayo. Hindi lang takla basta-basta ng pagkira. Binilhot ka. Di kandidat ka na ito'y value. Mabito ng ang kalibutan, hindi kayo na ito because we have a word. Nag-inutong mabuta sa kung
ikaw akay kan din natin kada ginuntun sa kalibutan oi. Ko? Dili ka na ginuntun sa kalibutan. Pero mano man nagkita-kita panta, mano man daghan na man ang tentasyon ang gihatag sa kalibutan nimo para madala kanila. Because the world knows your word. If the world knows your word, imposible kayo nga ikaw wak ka kaila, wak ka kaibalo sa imuhang kantidad, wak ka kaibalo sa imong bili. Imposible kayo. Huh? Ayaw mo sige. Huh? His word as a children of God, His word as a channel of blessings to others. Pastor, simple naman po ito sa ano? Yes. Sa imong kasimple, you become a channel of blessing. Ha? Pinamdami na. Sa atong pagkakita, pwede itang gamitin sa inyo to be a channel of blessing. Ha? If we are willing. Are you willing? Are you willing to be a channel of blessing to others? That is your work. Don't waste it. Don't waste it. Musugod ka sa dilin, lagi balik-balik na kayo ha. Sa pagpangalaga, sa Ginoo ayaw pagtanaw ang tao. Tinood na? Tinood? Tinood? Ang sikatin mo ha doon? Piyong ta? Mabiyong ta? Sa dili natay kinaiyang pagkahiman tayo. Gusto kita mamantay sa ubang. Muna imposible kay buwat tayo makitaan. Kaya bisa buwat tayo makitaan, mangita dito para makita. Dino, dili. Kaya kung... Ito gilara. Pa o balik-balikan ka, bundakan ka, o ingon ka ng pagpangalagad sa Ginoo, ay di po pagtanaw ang tao. Tinagin na malikayan, matanaw din ka. Kung nagkita po, atong ibutang sa una-una, na ay nagtanaw na to. So kay na ay nagtanaw na to, na napanalangina na to, na hibot ang channel of blessing na to nila, kay kita po, magbantay ta, mag-amping ta, sa ato po, na kinahimo. Na naman na may na-bless sa atong kinabuhi. Did you get my point? Amen. Ayaw na na. Tinikaraan na kayo na kaniyan doon na ayaw mo pagtanaw ang tao sa akin. Yung... Pasa ka, simbahan! Sure. Ang Kristo, anong nag-aluso? Ano man? Ay, lagi ba tanawag tao? O, di ka, busa lang mo man. Ah. Ano na, luwas na busado. O, tagalangit, di ba busado? O. Dapat, ikaw, no, e, posible kayo ko'y napananangin ang siyong pinabuhiya? Imposible kayo. Naadyod. Dapat mag-amping ka. Ha? Kung naginay mo, kayo doon na may napanalanginan sa imong kinabuhi. Ha? Don't waste the value of being a channel of blessing to others. Ikatulong. Kung maglain na yung tinangawan ako. Ha? It's a user of it. It take time to realize. It take time to realize you wasted much. It's worthy more. It take time to realize His word. His word as a children of God. His word as a channel of blessing.
His word to complete the great commission. Ha? His word to complete the great commission. Pastor, batanon pa nun to. Sa Panginoon ni mong kabatanon, dahan ka o mahimo, dakop ka o mahimo to fulfill the great commission. Ha? Kinsa man dayon atong saligan, atong mga patapos na ang araw? Ha? Ha? Ikaw. Ikaw. So, unsa nga paangi pa sa makapulfill ko sa Great Commission at my young age? You can give gospel tracts one at a time. One at a time. Did you have gospel tracts in your Bible? Did you have gospel tracts in your Bible? Did you have gospel tracts with you? Anywhere you are, anywhere you go, just bring the gospel tracts. Huh? Just pass out gospel tracts one at a time. One at a time. One at a time. One at a time. Huh? Wa ko'y gospel tract, Pastor. Pero na kay friend, you have friends. Huh? You have a FB friends. You can share the word of God to them. Huh? You can share the word of God to them. Dili kay mga binuang, mga hinanggaw, ang inyong i-share ng mga ito nila. Huh? At very young age, you have a word to fulfill the great commission. Huh? To fulfill the Great Commission. Sa tordi natin ministry, pwede mo mukuyog na mo. Kamu lang itanaw ang schedule karon, ron, ako lang ihulat na ma-okay ang ano diha sa kanang hulaw, kay mag-start ang open ng extension classes. Huh? Okay na siguro. Hindi ka dali sa kala ko na ako. May bilog bilog at kas ka dula. Because I miss teaching children. Huh? And then, young people, dapat na ay program once a month sa inyo to pass out gospel drugs. And yan to na ana, nawala lang because of the pandemic. Okay na siguro ka na to. Pwede na siguro. Pwede na ba? Pwede na kayo. Huh? Wala ka siguro yung malakot. Oh, so wait na po, gano'n po dako. Let's pass out just to drugs. Huh? Step by step po lang. Wala, dili yung kinahanglan mga egsoon niya kada adlaw. Dili kinahanglan niya oras-oras. Huh? One step at a time, one step at a time, one step at a time, and we can fulfill the Great Commission! Do not I work? Don't be sad. Young men, young ladies, young people, always remember this. We need to take time to realize. No? This young man is taking time to realize. Kasi at the end of the day, mukhang ka lang. Take time to realize. Let's pray. Precious Father, in the name of the Lord Jesus, brother, thank you. Thank you for the blessing that you have given us. Thank you, Lord God, for the message this afternoon. I pray na ikaw mag-bless ka, mag-panalangin ka lang sa kanila yung mga. Paniyang mga kapatanunan, inong mag-inoon, ang universal church, continue ang mga bless. Salamat sa kayo, Lord God. Thank you, Lord Jesus, in Jesus' name. Amen.